Ayan mga kapobre, nandito na naman tayo sa Pure Stainless FPJ. So, tatlong sasakyan ang ipapakita natin ngayon na Pure Stainless, ang body tsaka flooring. Ayun mga kapobre, nandito na yung pinakamura. So, kung i-compare nyo sa iba ay mas mababa na ang presyo nito dahil tinawaran natin ang gusto. Panoorin nyo mabuti kung gaano kamura ang ating FPJ type at mga owner na i-vlog natin ngayong umaga. So, na-vlog na natin ito dati. Papakita natin ulit dahil para mabili na po. Ayan po, bagong overhaul ito nung last week lang. So, ayan po ang itsura ni Isuzu C190. Napakaganda pa ng exhaust, pati yung radiator, tsaka yung LC. Ayan, bagong hilamos po ito, pati yung hydrobox, para maganda yung ating preno, malambot. Napakakapal ng chassis pala nito. Ganda po ang chassis nito. Ayun, paanda rin natin si C190 na isa sa pinakamatipid na di crudo. Siyempre yung shock absorber niya ay walang katama-tama, pati yung kanyang U-bolt and then short ball ang preno nito. Yung bumper niya stainless, maganda yung pagka-assemble. Siyempre yung hanger stainless din. Ay yung differential niya stainless, pati yung kanyang tire rod bar. So naka-disc brake po ito. Ayun, bagong-bago gulong. Alam niyo, gulong pa lang nito. Naabot na ng 100,000. So ganun po siya. Kaya ang negotiable price nito ay nasa 260,000. Ayun ang negotiable price nito. Tinawaran na natin ang tinawaran. Dahil nga ang gusto natin ay maibigay sa inyo ang pinakamababang presyo sa mga OTJ. Ayun mga kapobre, balik tayo rito kay FPJ C190 diesel. Ang sukat ng gulong, 17. Bagong-bago yung mags. Maganda pa yung pangilalim nito. So, silipin muna natin ang pure stainless. Ayun, pati flooring kasi ito, stainless. Ayan, maganda po ang pang-loob nito. Na-vlog na natin ito dati, dami ng views nito. Ito ang original na FPJ. Andito yung kargahan ng crudo. So, ito yung palatandaan. So, ito po, little B, ang kanyang bar na maliit. Wala pala lababo to para mas maluwag yung driver. Ito lang pala yung walang lababo na owner jeep. So ayun, bagong restore po ito. Na napansin natin, ito lahat na stainless ang apakan, pati yung kanyang handbrake stainless na rin. So ayun, kakaibang pagka assemble nito. May nakabang, yan ang abang. Meron pala itong handbrake na abang dito sa butas. Kasi yung FPJ walang handbrake talaga. Original FPJ. Ang may mga handbrake, yung mga box type. Maganda pala yung pagkapasadya nito.
Ayun si bumper nito mga kapobre, pure stainless. Ang napakaganda rin ng kanyang hook, napakakapal. So ito ang original EPJ na gawang Malabon. Air carrier pala nito, ganun din, pure stainless. Nakita niyo mga body handle, pure stainless din. So maganda po talaga pagka assemble nito. Gulong pa lang nito, panalo na. Ayun side mirror niya. Ayun, napaka unique din yung pagkagawa. Syempre box type po si EPJ. Yung top load nito ay luna lang, bagong upholstery. Ayun, puntahan natin yung isang C190 na pure stainless din. Magkatabi lang dito sa EPJ ni Sir Celso. Ayan ang lugar na to, matatagpuan nyo sa Malagasang 1C, Imus, Cavite. So, andito na ho tayo sa pure stainless body flooring. Napakaganda bang mga pangilalim nito. May vlog na ho natin to dati. Ayun, tie rod bar ang stainless. Maganda yung shock absorber. Ay, naka-disc brake din ho ito. So, silipin nyo na yung vlog nito nung una. Tinawaran na natin to ng 125. Yun na po ang pinaka mababang presyo. Ayan po. Ayan, EPJ type din po. At naka-box type. Sukat na kanyang gulong 215x45. Rim 17. Ganda ang pangilalim nito. Ayun, sinagad na natin yung pressure nito. Stainless tabucho. C-bumper stainless. Tire carrier niya stainless din. Paki-review na lang yung nito. Telephone number nila yan. Ito na yung pangatlo, silipin natin yung makina nito. Ayun, tinawaran ko na to, 68,000 na lang to, dating 70. Ayun na po yung pinakasagad. Bago gulong ito, na-i-block na natin to. Sukat ng gulong, 185x60, rim 13. Ayan, may carrier sa taas. Dito muna tayo sa makina. Ayan po, bago ang battery nito. Okay, running condition. Araw-araw pinapaandar. Hindi nga lang nilalayo, nilipat-lipat lang ng pwesto. Ayan o, ang Toyota 4K for speed. Siyempre, naka hydrobox. Kaya na importante yung preno, dapat sure ball. Pangilalim. Kailangan lang hilamusan yung pangilalim. Pero maayos pa yung kanyang U-bolt, maayos pa. Tie rod bar, nasilip natin dito. Kailangan lang hilamusan. Medyo may konting kalawang. Pero yung sa ilalim yung chassis nya, ganun din, kailangan pinturahan lang po ito. Magiging maayos pa po ito. Saka mura na to sa 68,000 pesos. So old style na po ito. Thank you.